I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, as I have decided I will go. Sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, ngayon po ay August 2, gabi po ng Lunes. At kayo po'y aking malugod na wini-welcome sa atin pong program, Usapang Kalusugan, mga kapatid, kagaya ng aming ipinangako noong nakaraang linggo. At nice po nating i-welcome kayong lahat sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. At atin pong i-welcome ang ating guest ngayong gabi, walang iba kundi si Pastor Alfred Vito. Pastor Vito, good evening po. Kayo po'y bumati sa ating mga viewers ngayong gabi. Hindi ko ito makita, Pastor. Pero magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo naliligayahan na binigyan tayo ng Panginoon ang pagkakataon na tayo'y nagsama-sama at magkatalayo. Thank you po. At so far, wala pa po si Ate Melody na lagi po nating kasama. Hopefully po siya'y maka-join. Mga kapatid, at nais nating batiin na ang ating mga viewers. Ang nag-comment po sa so far ay si Angel Aden Marso, si Brother Glenn. Thank you, Brother Glenn, for watching or tuning in. At yung po ay hindi pa nagko-comment. Hopefully po, mamaya kayo ay makapag-comment. Lalatigit po sa inyo pong mga refleksyon. Okay, tayo po ay magpapatuloy na. Tayo po ay magpasimula sa panalangin. Tayo po ay umuko, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal. Maraming salamat ngayong gabi kung saan muli po kaming makapag-broadcast ng programang Usapang Kalusugan. Sama po muli namin si Pastor Vito. Pagkalob po, Panginoon, ang mga mensahe lalatigit sa aming kapanahunan na masalimuot at ibig naming matuto, lalo't may kinalaman po sa immunization sa pananaw ng Biblia. Kasi ano po siya na yung Banal na Espiritu. At ganun din ang mga viewers. Kami pong lahat ay makaunawa at higit sa lahat, ito po ay aming maisakabuhayan. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po natin lubusang ipagkaloob kay Pastor Vito ang pagbabahagi po ng kanyang napakagandang topic ngayong gabi, ay atin muna pong mapapakinggan ang isang awit mula po sa anak ng ating isang manggagawa, anak po ni Pastor Lito Malabanan, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Faith Malabanan, ang kanya pong anak. Atin pong pakinggan ang kanyang awit. Siya'y nakadipa, nag-aaral.
kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon. Alin lang ay buwian ay biglang magsalita. Nag-aantay kung kailan ka ilapit sa mga sugat na kay hapdi kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo siya'y nakadipa. Nag-aantay kung kailan kahit sa kanya mga sugat na kay hapdi kanang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Okay, atin pong pakinggan ang mensahe po ni Pastor Fred Vito. Pastor, kayo na po. Nakikita niya ako dyan? Opo. Okay. Mahina lang ang ating internet. Medyo mahina. Nagpuputol-putol ba yung aking salita dyan? Okay lang po. Sige. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay itong tungkol sa vaccine at na immunization. Ano ba ang masasabi ng Biblia? Ang mga Kristiyano ba, lalo ang mga Seventh Adventist, ay pwedeng magpa-vaccine? Wala ba tayong nilalabag na mga batas-batas? Hindi ba natin nalalabag ang Biblia kapag tayo'y magpabaksin? Sa unang Tesalonica 5:21 ay ganito ang nakasabi, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. So, subukin daw yung lahat ng bagay at pag may nakita kang mabuti, iingatan mo. Ang mga Seventh Adventist, tayong mga Adventist ay naniniwala ng ang Biblia at ang kinasihang paliwanag ng Biblia, ng Spirit of Prophecy, at mga natuklasan sa siyensya na talagang sinuri ay maaring maging basihan ng ating paniniwala. Kaya't hindi lamang Biblia, kundi pati yung mga sulat ni Ellen White. At kung may mga discovery ang science na talaga namang subok, ay tayo hindi pinagbabawala ng maniwala. Dapat din tayo maniwala. Dito sa bilang 21, yung Israelite ay nagkasala at sila'y pinadalha ng Panginoon ng salot. Ang sabi dito sa bilang 21, verse 6, kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas at pinagkakagat sila at marami ang nangamatay sa kanila. Pumuntang mga tao kay Moses, sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami labang sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon at tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moses ang mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay mo sa dulo ng isang tungkod ang sino makagat ang ahas. Natitingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya't gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tungkod
at ang mga nakagatang ahas na tumingin sa isang tansong ahas ay hindi namatay. Ano klaseng lunas ito? Nakagatang ahas? Ang gamot din ay ahas? Hitingin sa ahas? Ay nakakatakot na yun. Kinagat ka na ng ahas ay ang lunas ay titingin ka sa ahas. Kaya't na ang aking paraan ng pagpapaliwanag, devotional type yung aking paraan ng pagpapaliwanag ay na hindi ito malalalim na mga teology. Kaya't na itong anti o against ay nakita nila na gayon din. Yung antikristo ay parang Kristo rin. Yung anti-venom ay venom din. Yung mga ginagawang vaccine sa gayong mikrobyo din yung gagawin. Kaya't na iniisip ng mga tao noong unang panahon, gayon pala, ang lunas sa kamatayan ay kamatayan din. Kaya't na ito'y unti-unti nilang iniisip. Isang mungha, Buddhist monks, ang para magkaroon ng immunity sa venom, ay umiinom na siya ng venom. Iniistakan na yun. Unti-unti lang, hanggang parami ng parami, hanggang matanggap na ng kanyang katawan pag nakagat siya ng ahas, hindi na siya madadali ng kamandag sapagkat immune na siya doon sa kamandag. At noong 17th century, ay nauso itong cowpox. Ang ginawa nitong si Edward Jenner ay parang yung tao na may smallpox ay pinapahiran niya ng liquid, yung fluid na galing doon sa baka na may sakit. At na mula noon ay na-develop yung first vaccine noong 18th and 19th century, hanggang sa ngayon ay nawala na. So, hindi man nawala, natalo na natin itong hindi na natin problema itong smallpox. Itong smallpox. Ang nagpasimula muna sa pinapahid, pero ngayon ay ang ginagamit na sa vaccine ay purified form of Vicinia virus. Purified. Virus pa din pero itong purified. Sa katunayan, yung vaccine natin ngayon ay mali daw yung tawag, hindi daw vaccine sapagkat yung vaccine ay nanggaling sa word na ano to, na baka, ibig sabihin ay cow, Latin word. Ngunit nang inamin itong si Edward Jenner na yung palang eksperimento niya na ginagamit ay baka at kabayo. At na yun talagang doon sa nag-concentrate, doon sa kabayo. Pero nagkaroon na ng pangalan na nakilala ng gayon, kaya vaccine na rin ang tawag natin ngayon. Okay? At na ngayon ay maraming mga hayop ang pinagkukuhaan ng vaccine. Pero unang-una tayong na-immune, nagsisimula sa ating nanay. Paglabas natin doon sa labasan, doon sa ating nanay, nakukulapulan tayo ng mga bakterya. May virus man dyan, ganyan. Pagkatapos, yung unang hahawak sa atin, kung tatay o nanay o kumadrona, meron din siyang kanyang bakterya. Pagkatapos, habang lumalaki tayo, itong ating yung ating bahay, yung ating paligid. Pag nakakalaro na yung ating mga kalaro, yung mga sipunin, yung iba'y may lagnat ay nakikipaglaro. Dapat ay maliit pa tayo ay magkaroon tayo ng mga sipon, magkaroon na tayo ng mga ubo na gumaling sa natural na paraan para tayo immune na. Kaya't na yun yung mga kami ay mayroong kapitbahay na nakakatuwa yung paraan ng pag-i-immunize niya. Yung bata na 3 araw ay pinaiinom ng langaw na inihaw.
dinudurog sa gatas, naku, sabihin ko sa inyo, kahit maglakad sa pusali at mangain ng putik, hindi maano-ano, matibay, immune na immune. Yan ang problema natin ngayon. Hindi tayo na immune, nang tayo mga bata pa, masyadong linis na tayo. Kaya ngayon ay nagiging problema natin yan. Ipagpalagay na, paano ba ginagawa itong anti-venom na nagliligtas ng libu-libong buhay ng mga tao? Unang-una, itong kabayo ay bibigyan ng maliit na panang venom na hindi naman siya maaano. At pagkaraan ng mga ilang panahon, ay i-injection ulit siya ng marami-rami ng kaunti kaysa dati. At pagkaraan pa ng mga ilang bilang na araw, i-injection ulit siya ng marami-rami. At pagkatapos ito, ay i-extract na yung kanyang dugo ng isang basin. At na itong bahagi ng dugo, itong plasma, na mayroon ng mga antibodies. At ito na yung gagamitin sa paggawa ng vaccine yun na mandugo na ibabalik na uli doon sa baka. Kaya't na mga hayop din na ang pinagkukunan ng anti-venom. At na, sa ngayon dito sa kwan, ang maari pang magandang kunan, ang mga magandang pagkunan ng mga antibodies na yan ano, ay danke, rabbits, pusa, manok, camel, daga, at ang pinakamaganda daw sa lahat ay shark. Kung yun ang doon tayo makakakuha. Ngunit napakahirap kumuha sapagkat wild yung shark at nasa tubig pa rin. Kaya na tayong mga magulang, ay ilang ulit, ako mayroon tatlong anak eh, ay ilang ulit si maming nagpunta-punta sa kwane, yung iba'y may bayo, yung iba'y libre, na bakunahan lahat ng aking mga anak, ay ba't hanggang ngayon ay buhay? Kung yun ay masama ang bakuna, ba't hanggang ngayon ay buhay? Ako'y binakunahan nung ako'y nasa ospital pa, nagkasakit ako ng diphtheria. Ay pagkatapos ay nung elementary, binakunahan ako dito sa kwan, ay ba't hanggang ngayon ako'y buhay? Ayos naman. Alam niyo, may mga ilang bakuna na nakaligtaan na natin na ito'y nagligtas sa ating buhay. Unang-una, yung bakuna ng polio. Ay, galang ka kung wala yan. Maraming mapaparalysis. At ito'y inirerekomenda ng doktor, 1 to 2 months, 4 months, 12 to 23 months, o di kaya 4 to 6 years. Ilang beses binabakunahan ang bata. Bakuna sa tetanus. Galang ka kung hindi na imbinto yan. Bakuna sa influenza, hepatitis B, hepatitis A, rubella, tonsillitis nito, measles, whooping cough, pneumocordial disease, rotavirus, mumps, ay nakaranas kami ng mga bayke, ay magaling at nabakunahan kami, chickenpox, diphtheria. Galang ka kung walang naimbintong bakuna dyan. Ay matira ang tao sa mundo. Magpasalamat tayo at unti-unti ay itong mga problema natin na kinamamatay talaga ay nakatuklas ng mga bakuna na nailigtas ang ating mga buhay hanggang ngayon. Ay kasi yung iba ay takot na takot kung anong laman niyang bakunang yan, ba tayo injeksyonan? Unang-una, paano ba ito ginagawa? Itong bakuna, ang una-unang sangkap ay antigen. Lahat ng vaccine ay mayroong active component itong antigen. Ito yung nagre-response o gumagawa ng blueprint na active component. At na maaring ito'y maliit na bahagi ng organism o di kaya yung buong organism na ginawang inactive, pinahina, na hindi na makakapinsala. Kaya't yung ibang mga bakuna ay kukuha ng mga viruses o bakterya tapos ay pahihinain nila para hindi na sila makareproduce o magreplika. Hindi sila makapagreplika. Kaya't na ito'y safe na gamitin at hindi ka magkakasakit kapag ikaw ay nagkaroon yan.
O di kaya ikwan, babaguhin yung blueprint ng virus, yung kanyang genes, para itong virus ay mahina nang makapag-replicate, kagaya ng measles, mumps, rubella, bacteria, yan ay galing dyan. At na ang tawag dyan ay yung pagbabago, yung mga tawag dyan ay yung change by a technique called cell cultural adaptation, na yung bacteria o virus na ininjection sa iyo ay ma-i-adapt mo na hindi kanya pipinsalain, hindi kanya bibigyan ng sakit. Sa makatuwid ay kwan, safe na gamitin itong mga napag-aralan, at safe gamitin itong ating mga vaccine na ito. Ngayon, ay ganun kayo kwan. Hindi naman yung marami kwan, hindi naman yung buong bakterya, may kukuhain lang doon. At yung mga kinuha na yon, yun na yung gagawa ng antigens para ikaw ay makalaban. Pinaliwanag na natin kung paano nakuha yung ahas, ano? Yung venom din ang ginagamit. Yung toxin ay inaalis doon sa bakterya, pinupurify ito, hindi na ito makakapinsala. At na inaalis ito, nagmamanufacture siya ng isang protein na nakakatulong sa ating katawan para tayo makalaban, lumakas yung ating immune system. At ang ilan ay mga egg-based, kagaya ng flu vaccine. Yan pala ay egg-based. 70 taon ang ginagamit yan, minamanufacture, ini-injection ng tayo niyan, egg-based siya. At na kung minsan ito'y ini-spray sa ilong. Dalawang kang pala ini-inject at ini-spray diyan sa ilong. Ay bakit na napakarami mga vaccine na dinidevelop? Dahil kinakailangan itong subukan sa mga laboratory. Unang-una, yung mga vaccine na dinidevelop nito, susubukan muna sa mga hayop. Sa 100 na experiment, ay kadalasan ay 7 lang doon ang isa-save nila. Yung 93 ay wala na yon. At doon sa 7 na ito, baka 2 lang yung lumusot. Ganyang katindi, kaya ang tagal. Hindi, pagka may coronavirus ay vaccine agad, hindi. 100 experiment, kanya-kanyang-kanya, 7 lang ang mapipili doon. At yung 7 yung sasalain, 2 lang hanggang yung isa tanggalin, hanggang 1 na lang. Kaya yung mga kwan ay yung mga pharmaceutical, may mga laboratory sila, sinusubukan muna na ito sa mga hayop. At pag nasubukan na sa mga hayop, ay di susubukan sa mga 1,000 tao. Hanggang sa makwinta nila, ganyan pala yan, ganyan pala yan, ganyan. Hanggang sa ipasa na sa FDA, a-aproba na ito ng FDA. Mahaba ang proseso dyan, mga kapatid. Hindi basta-basta yan. At, ito daw, mga vaccine sa coronavirus ay napakabisa. Makikita naman yung may 95, may 75, yung kanyang efficacy, na napakaganda. At sa early results sa United Kingdom, yung full vaccinated na ng Pfizer. Pfizer BioNTech ang ginamit, 88% ang effective sa symptomatic 19 virus at 96 effective para ma-prevent naman tayo doon sa Delta virus. Pag ikaw ay na-injectionan yan, hindi garantiya na hindi ka madadali ng Delta. Pero pag nadali ka ng Delta at na-injectionan ka nito mga virus na kumakalat ngayon, na subok na, ay may chance, napakataas ang chance na ikay gumaling.
Kaya gayon na lamang ang marahipit ng mga government na bakunahan ang mga tao. At sa internet ay mayroong mga tawag dito mga chismis na kumakalat. Ha? Maraming mga chismis na kumakalat sa internet na gayong-gayon daw, may mga yan daw ay kuan ng 666, yan may microchip daw yan, kung ano-anong mga kumakalat, ay napag-aralan ng ating church, ng mga experts sa ating church, na yan ay hindi totoo. Yan ay galing sa mga anti-vaccine movements. Mayroong 12 malalaking anti-vaccine movement sa buong mundo. Simula ng likhain yung unang vaccine, ay lagi nang mayroong anti-vaccine na 12 grupo ngayon yung malalakas. At ang kanilang ginagawa ay siraan yung vaccine, i-discourage sa mga tao na magkaroon ng vaccine. Ang daming nagsisend sa akin ng mga video, mayroon pang ang Pilipina, ay hindi ako kanyang. Ngayon, tungkol naman sa may mga relihiyon na talagang ang vaccine ay hindi nila maaring matanggap. Halimbawa, sa India ay nagmula yung Jainism. Ang Jainism ay mas matindi kaysa vegetarian, yung vegan. Sapagkat sa Jainism ay huwag kang gagamit ng anumang product ng may hayop. O pinahirapan ng hayop. O naghirap yung hayop. Kaya kahit itlog, hindi pwedeng gumamit. Yung toothpaste, hindi sila pwedeng gumamit yan. May sarili silang toothpaste na walang anumang kwanang baboy ng mga hayop. Napakahigpit nila sapagkat ang paniniwala nila, yung mga ninuno natin ay nagiging hayop at pag ika'y gumamit ng anumang ng hayop o ng anumang product na may hayop, ay hindi ka makakaalis sa karma. Yung kahirap-hirapan buhay. Kaya yun yung mga vegan, hindi naman lahat ng vegan ay gayon ang paniniwala, member ng Jainism. Pero yung veganism ay nanggaling do sa religion na Jainism na itinatag sa India na kabalbalang gumamit ng anumang product ng hayop o ng mga bagay na na-exploit itong mga hayop. Ngayon ay sangayon sa mga pag-aaral, wala namang kumpay ng mga hayop itong mga vaccine natin ngayon. Kaya na ito ay safe gamitin kahit ng mga vegetarian. Pero iniisip nila na gumawa ng vaccine na mayroong oil ng shark squalene oil. Sapagkat nakita nila na kapag ito'y i-add sa vaccine, ay napakabilis mag-stimulate ng immune response. Kaya yung mga hayop na karumaldumalaya, mga hayop, mga isda, kaya yan ay binuhay ng panahon hanggang ngayon, may kanya-kanyang role na gagampanan yan. Biro-biro yun yung pating. Pag yung palang oil nun ang isinama sa vaccine, napakaganda ng response ng ating immune system. Ano? Kaya na yung anti-vaccination, nagmula pa ito sa France noong 1763. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yan. May makikita kayo na nag-rally lagi, anti-vaccine. Ay, bakit yung mga maraming Adventist ay napapasali dyan? Sa dahilan, tayo vegetarian, karamihan sa marami sa atin vegetarian. At ang mga vegetarian ay nakikitingin din sa mga sistema ng vegan. At yung ilang sistema ng vegan ay, gayon pala. Kaya yung iba na, ay, hanggang sa tayo, marami sa atin o may ilan na against na rin sa vaccine, anumang paliwanag, ay nakakita na sa internet ng gayon. Pero may babasahin natin statement ng ating chance. Ano? Ito pala ay nanggaling sa France noong 1763 at kumalat sa maraming bansa sa buong mundo. Dahil nga naman, yung unang mga vaccine ay hindi maganda.
dahil ang sistema nun ay mahina pa, ang mga laboratorio nun ay mahina pa. Nakakadas pang hali-hali daw na nadidiskaril. Hindi kagaya ngayon na improve na improve na ang paggawa ng vaccine, master na ng mga malalaking laboratory. Hindi kagaya ng unang panahon na hindi gaanong safe. Pero ngayon ay wala nang dahilan para tayo mag-protest o siraan ng vaccine sapagkat maganda na ang pagkagawa ng ating mga vaccine ngayon. Ay, kwan eh, na hindi na nakakatakot yung ibang mga epidemic. May vaccine na yung mga bata, hindi na tayo natatakot. Ay, bakit ba may mga anti-vaccine hanggang ngayon? Ano ba yung ibang paniniwala ang sinasabi ng mga movement ito? Ito'y nagsimula noong 18th century sa Amerika na may mga relihiyon, hindi natin sasabihin, na nagsasabi na ang vaccine ay trabaho ng demonyo na laging iniuugnay sa 666. Pag kayo magkabaksin, laging may 666. Pag mayroong mga pangyayari, ay iuugnay agad nila sa 666. Kaya't na simula ako'y wala pang balbas noon at ako ngayon lugo na ang aking buhok. Simula nung ako'y bata pa, napakarami ko lang narinig na mga kinakapit sa 666 na hindi naman nangyari. Diyan sila nagtatagumpay na pag ikaw ay naturukan, ikaw ay namarkahan na ng 666. At ang isa pang dahilan, kaya ang kanilang pinaglalaban ay yung human right. Ay kung ayaw ko, karapatan ko yan. Yun. Dahil sa religion at dahil lang sa human right. Ay demokrasi, ay ang demokrasi man din ay kwan, napakahuna na sa ating kapanahunan. Kaya't na noong October 20, nagkaroon ng virtual conference at dumalo ang maraming mga anti-vaccine movement upang siraan itong vaccine na ito at na matindi yung kanilang mga video na ating makikita. Pati si Bill Gates ay napapadamay na. Ay ang sistema mula noong 1900 to 1970, tumataas yung atake ng mga anti-vaccine. Ngunit hindi naman nagbabago yung tono nila. Laging kinakapit sa 666, microchip, laging gayon ang mga panakot. Ay hindi na sa mga nag-aaral, hindi na yan nakakatakot. At may mga dosa-dosinang mga disinformation. Sabi dito, 2/3 sa online ng mga anti-vaccine ay nagmula doon sa 12 anti-vax leaders na nakilala ngayon na mayroong 12 anti-vax leaders sa buong mundo na yung mga nakikita natin sa mga video na sinishare pa natin sa mga kapatiran ay galing sa kanila. Doon sa mga anti-vax na ito, anti-vax movement. At na ito'y kwan, mula lamang noong March 16, noong February 1 to March 16, 2021, ang videong na ipalabas nila ay 812,000. Hindi ka takataka na sa inyong mga cellphone makakakita kayo ng mga anti-vaccine video. May mga Pilipina pa nakakatakot pa ang mga sinasabi. Ay ngayon, ano naman ang say ng ating church? Tayo ay Seventh-day Adventist. Paano natin haharapin ang pandemic at ang issue ng immunization, ang issue ng vaccine? Unang-una, tayo nagpapasalamat na yung isa nating founder na pinagpipitagano natin si Ellen White ay nagpabaksin. Nagpabaksin siya sa smallpox. At hindi lamang siya, pati yung kanyang mga anak.
pati yung mga secretary niya, mga assistant niya, ay nagpaturok din. Alam niyo, pag magbabasa kayo ng Spirit of Prophecy, ang style ni Ellen White ay para bagang yung medyo extreme. Bibigyan ko kayo ng sample. Pag hindi kayo tumigil sa pagkain ng laman, hindi ninyo madadama ang huling hipo ng Holy Spirit. Pagkatapos niya, siya magre-release para mapanatag naman tayo. Ngunit, dapat anyang susundin ito ng hindi gaanong mahigpit at isasaalang-alang natin yung time at mga circumstances. Hindi na gaanong mahigpit. Kaya kung makakita kayo ng extreme statement, hahanap kayo ng moderate para mabalance. Gaya yung mga ginawa ko sa aking pagbabasa sa mga sulat ni Ellen White. Ang magandang balita dito, si Ellen White, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga assistant ay nagpabakuna. Oh, hindi pa para rin, paano yan? Eh, ganyan pala na. Tungkol daw sa Mark of the Beast na kinatatakot ng mga kapatid, ay walang kinalaman dyan yung vaccine. Dapat daw nating tandaan na yung mga mangyayari sa huling araw na may kinalaman sa pagtatatak ng hayop ay hindi baksin ang isyo, kundi ang isyo ay yung ika-apat na utos. Yun ang isyo. At itong Mark of the Beast ay maaaring hindi literal na mark na ilalagay sa iyong makikita. Maaaring ito'y tanda ng iyong pagtatapat, ng iyong pagsang-ayon o pagsunod doon sa sinasabi ng hayop. Pwedeng hindi ka tatakan pero sa iyong isip, sumang-ayon ka. Sige, pwede kang tatakan. Mark of the Beast. Animal product, sapagkat sabi daw sa Levitico 11:1-20, ay huwag kang kakain ng mga karumaldumal hayop. Pero sa pag-aaral nila, ay ito, yung vaccine ay hindi kasama sa interpretation nun. Kung ito'y gagawing gamot na magliligtas ang buhay na hindi mo naman kakainin, ang sabi sa Levitico ay huwag mong kakainin, ay hindi mo naman kinain eh. Itinurok lang. Sa saksi ni Hoba, yung pagturok at yung pagkain ay pareho lang. Kaya sila hindi inuupira at sasalinan ng dugo sapagkat pag sinalinan ka ng dugo, ang katumbas na kinain mo yung dugo. Sa atin ay hindi. Hindi gayon ang pakahulugan ng Biblia. Kaya't na hindi, kung may sangkap ng mga karumaldumal na hayop galing o sa kabayo man, hindi natin kinakain yon. Ano? At na ang COVID-19 vaccine, sang-ayon dito ay vegan. Walang contain na mga tissue ng hayop. Vegan pala itong COVID-19 virus vaccine. Sa DNA, RNA, itong technology na ginagamit ng 15 taon ay talagang pumasok ang vaccine na ito. Yung vaccine ay pumapasok, yung fluid ng vaccine ay pumapasok sa cells at ito'y nag-i-stimulate para mag-produce ng antibodies na lalaban sa SARS-CoV-19-2 spike protein, lalaban siya doon. Hindi siya pumapasok doon sa nucleus ng host cell. Kaya't hindi niya nababago yung DNA o genetic structure ng ating cells, hindi nababago. Nakapag yun daw ikuan, mababago na yung DNA. Sang-ayon sa paliwanag ng ating charts, hindi totoo yun, hindi nababago. Yung ating pananaw sa vaccine bilang Seventh-day Adventist, matindi ang ating pananaw
sa emphasis ng kalusugan, ng pambuong katawang kalusugan. Ngunit dapat ito ay nakabase sa Biblia, sa mga sulat ni Ellen White, at sa mga natuklasan ng science na pinatunayang maigi at tama. Tatlo yung basihan natin. Biblia, mga sulat ni Mrs. White, at kung may natuklasan yung science na hindi naman laban sa Biblia, ay ating sinusunod. Sapagkat ang Diyos ang utor ng lahat ng karunungan. Lahat ng kaalamang mabuti ay galing sa Diyos. Kung ang vaccine ay mabuti, yan ay galing sa Diyos. Kaya't na yung ayaw magpabaksin, hindi yan advice ng church. Ina-advise ng ating church na magpabaksin. Pero kung ayaw mo, hindi ka naman pipilitin. Ay, sino ang church para ikaw ay pilitin? Di lamang ay mananagot ka sa lipunan. Kung sabi ng barangay ay hindi ka makakalabas pag hindi ka mananagot ka. Kung ikay makahawa, ay malaking konsensya yan. Kaya't yung choice na hindi mapagpagpabaksin, hindi yan dogma ng church. Hindi yan pinapayo ng ating church. Sa katunayan ay merong statement ng General Conference na hinahanap ko, hindi ko na nakita. At na yung controversy ng church mission, ay gano'n ka kung hindi ka magpabaksin ay hindi ka makapunta sa ibang probinsya. Paano mo magagawa yung iyong mission? Sa dahilang mark of the beast, napatunayan natin hindi. Sabi ng chance natin, hindi yan mark of the beast. May mark, microchip? Wala. Paano magkakaroon yan? Kaya't yun ay, kung mayroong mga Adventist na nagsasabing ayaw ko na magpabaksin at na masama ang baksin, na misinformed siya. Hindi totoo yung idea, yung kanyang napakinggan. Dinaya siya ng kanyang napakinggan sapagkat ang aking mga anak ay tatlo yan, doktor na yung dalawa, ay nabaksinan niya ng ilang ulit, ay mga naging doktor eh, mga malalakas naman eh. Ako'y maliit pa yung nabaksinan, ba't hanggang ngayon kalbo na ako'y buhay pa? Kaya hindi totoo na ang baksin ay masama. Ang sabi ng ating text na binasa ay suriin daw kung ano yung kang tama. At pag nasuri, panghawakan mo ang mabuti. Unang Tesalonica 5:21, subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ayun, meron tayong komite sa GC na nag-aral. Tiningnan nila. Sabi dito, ingatan ninyo ang mabuti. Kaya sa akin tingin, ang magpabaksin, ang magpa-immune ay hindi labag sa pananaw ng Biblia. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Okay, thank you Pastor Vito. At welcome natin si Ate Melody. Ate Melody, bumati ka po. Nahuli ka ng kaunti. O, kasi kanina pumasok akong dalawang beses, wala pa kayo. Hi, hello po. Napakaganda po ng topic, Pastor Vito. Yan po yung talaga ngayon na pinag-uusapan kahit sino, may takot, may mga ano po. Pero ngayon po, napakaganda. Maliwanag talaga po. At kahit ako din sa sarili ko ay hindi naman po ako close-minded sa vaccine. Ay ngayon po ay lalo nang tumibay. Salamat po ng marami. Hello po mga viewers. At patuloy po tayo makikinabang sa magaganda pong mga nilalecture sa atin ni Pastor Vito. Okay, salamat Ate Melody. Nais po nating liwanagin sa atin pong mga viewers na naka-tune in po ngayon. Ang programa po nating Usapang Kalusugan ay ito po'y programa natin na anuman po ang maaring kaisipan o anuman po ang binabahagi ng atin pong
ang mga resource speaker ay sila po ang mayroon noong pananagutan. Ano po? At ang ibig ko pong sabihin, ito po ay tayo nag-host ng mga program at kung sakali nga po, iniimbitahan natin sa next Monday, yun namang iba pong presenter tungkol po sa may kinalaman po sa immunization. Para naman pareho pong mapakinggan kung kayo po ay pro-vaccine o kayo po ba ay anti-vaccine. Okay, so hindi ko alam kung may mga reflection na pa tayo sa ating makasama, pero itong ating mga viewers, marami na pong reflection ito. Palagay ko'y atin na po itong tunghayan. Ano po? Atin na lang ipakita muna. Ayan, si Brother Glenn nanonood sa atin. Si Master Edna. Si Basyo She. Ayan, good evening po. Maricel Soriano. Si Ma'am Pearl De La Torre Paras. Ayan, good evening po. Si Adelaida Malibiran. Si Elma Florendo Alcantara. Thank you po. Si Ate Noemi Padalian. Si Ate Ma'am Maribic Piñones. Good evening po, Pastor Juby, and to all. At ganun din po si Ate Noemi Padalian. At hindi binabati si Coach Leona Manalo. At si Ma'am Alona Vito. Ayan, kanina po ang nakikita lang daw niya ay picture lang. Si Ma'am Pearl De La Torre Paras. Matay sa Nagkumbangwa. Kumbangwa din po. Maribic Piñones. Ganun din po. Mildred Ramos. Bing Alinsonorin. Thank you po. At si Ma'am Lita Raniola Ocampo. Daphne Manabo. At si Corazon Lumay Garma. Ayan, dito po tayo magsisimula. At Pastor Vito, pwede nating sagutin. Kung may mga katanungan ang ating mga viewers ngayon, ay paki-comment po sa ating chat box. Sabi po ng Ate Noemi, dapat po pala ituro na lang sa atin ay dirty living. Huwag na yung cleanliness is next to godliness. Mas ang ma-expose sa marumi, kaya pala matibay ang immune system ng mga taong grasa at street children. Ano po ang inyong reaksyon dito, Pastor Vito? Ang kanyan, hindi tinuturo sa atin na yung dirty living, kundi yung natural immunization. Mm-hmm. Na yung nanay, huwag ka makipaglaro daw, sisipunin. Dito yung uhog ng tulo ng tulo, nakikipaglaro ka. Yung batang yon ang madala sa ospital. At yung uhugin, mga ilang taon na hindi na uhugin. Ibig sabihin, kung sa ating bahay ay malinis, ayos yon. Pero kailangan din nating ma-expose sa ating paligid. Halimbawa, yung bata ay gugulong doon sa lupa, hayaan mo. Sapagkat sa pag-aaral, napakaraming mga good na bakterya at mga virus na nakukuha sa lupa. Sa katunayan, yung aming kalabaw ay nakagat ng makamandag na ahas. Sabi ng tatay ko ay siya. Hindi natin maiulam yan. Matutumba na. Ang ginawa ng aming kalabaw ay kumain ng lupa. Oh, may natanggal yung bulan ng bibig, sumabsab na uli. Sabi ng aking tatay, at ito'y tatanggal mo ha, pag makagat ka ng ahas, kakain ka agad ng lupa. Ay, sa iba, dirty yun. Hindi totoo na maging dirty na laman tayo. Pero okay din na ma-expose tayo yung mga bata sa mga kalaro, sa paligid. Eh di pag-uwiliguan mo, mamalinis uli yung bahay, pero sila'y na-expose na sa gayon. Okay, salamat po, Pastor. Si Ate Josie Austria ng Santa Cruz, good evening po. At si Risti Sinata de la Cruz, dyan po sa San Pablo. May follow-up po si Ate Noemi. Pastor, iba yung vaccine noon sa mga sinasabi mo. Matagal nila iyon pinag-aralan at nag-test sa mahabang panahon. Tama, Pastor, matagal na pinag-aralan at hindi basta-basta. Not unlike sa COVID vaccine ngayon. Ano po ang inyong reaction, Pastor? Alam niyo, Ipam,
na-master na nila ang paggawa ng vaccine. Nasa kanila na yung blueprint kung paano. Ay, 1 year din yan eh. 1 year na yung pag-aralan yan. Ay, pati yung mga doktor, pati yung mga expert ay nagpapabakuna eh. Yung ganaman ay, kasi bago naman tanggapin yan ay may mga report kung paano tinisting, ilang tao yung tinisting, ano yung nangyari. Hindi basta-basta yan inilalabas. Naku mga kapatid, napakatindi ng proseso yan. Sa isang daan ng experiment, ito lang yung medyo maganda. At doon sa 7 yon ay pipili ng 2. At doon sa 2 yon ay pipili ng 1. Na yun yung gagawing vaccine ng kanilang kampanye. Napakatindi. Sinubukan muna sa mga hayop. At pag sinubukan sa mga hayop, saka susubukan sa grupo ng mga tao na may bilang. Master na nila yan, mga kapatid, ang paggawa ng vaccine. Kahanga-hanga ang daigdig ng science ngayon. Maililigtas talaga ang ating buhay. Okay, kayong mag-reflect. Meron kayong gustong reaksyon. Si Ma'am Daisy Villaverde, nanonood po sa atin. Good evening po. Si Riching dyan sa Kalintaan, sa Gutat. Thank you for watching. Sister Gina Alamag, Feliciana Herrera. Good evening, Pastor Vito. Si Ate Noemi, ang sabi niya ay please read Ministry of Healing, chapter 18, Mind Cure. Ayan. Pastor, may reaction po ba kayo dito? Okay yun. May mga sakit na galing sa isip. Pero ang virus ay hindi galing sa isip. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Ang virus, ang pandemic ay galing sa Diyos. Yan ay ipinadala ng Diyos sa tao para ang tao ay supilin, para ang tao ay paalalahanan, para ang tao ay parusahan. Kaya't na hindi yung mind cure, hindi virus ang tinutukoy ni Ellen White. Isipin mong ikaw ay may sakit, magkakasakit ka sapagkat nasa 75% ng ating nararamdaman ay galing lang sa isip. Pero ang COVID-19 ay hindi galing sa isip, mga kapatid. Talagang literal na virus yan. Totoo yan, hindi yung biro. Totoo yan. At kung ay kakayo, mind cure, si Ellen White ay nagsabi rin, hindi niya labag sa pananampalataya ang gumamit ng mga lunas. Kahit si Kristo ay dumura at pinagputik at pinahid sa mata. Noong panahong yon, ang mga doktor sa mata ay binagamit talaga ang lupa at ang dura. Na si Kristo ay ginamit din niya para sabihin, hindi ito masama. Sa katunayan, mayroong pastor, lagi ang akong makatibili. Ano ba ang solusyon? Ay pagdalisin mo, dahilin mo lagi, dalisin mo, matatanggal yung iyong katinayan. Eh, pag pinag-aralan niyo yung laway, hindi biro-biro ang mga narayon sa laway, hindi lamang ko yan. Bagaman may mga virus dyan, ay yan ay healing yan. Tinay mga hayop. Pag nasugatan, anong ginagawa nila? Hinihimuran lang nila yung kanilang sugat. Hinihimuran lang nila yung kanilang mga nakakaayos na. Okay, salamat po, Pastor. Si Ate Melody, si Sister Rowena Reyes, sabi niya, binabati siguro si Gina Jaime. Ate Melody, pakibasa itong kay Ate, kay Ma'am Carmen Castillo. Okay. Nalilito pa ako sa vaccine na yan. May issue pa po tayo dyan. Paano, bakit po marami ng kapatiran ang nagpapabaksin para kung hindi tayo nagkakaisa? Ganito yung mga kapatid. Ako'y nasa PUC pa noon. May kaunting nangyari lang yung magsisa ng mundo na ikakapit sa 666.
At yung issue ng vaccine ay matagal na, mga kapatid yan. Ako'y wala pang balbas ay naririnig ko na yan, na yan ay 666. Wala pa akong balbas ay ngayon ay kalbi na. Kaya yun ay inipon ng mga kapatid yung kanilang narinig na mga galing sa anti-vaccine, galing doon sa mga relihiyon na laging kinakapit. Kuminsan ay galing sa mga lumabas sa atin, yung mga masyadong extreme. Yung mga extremist na lumabas sa atin, ang kinukuha ng basihan yung paniniwala ng mga gayong religion na hindi naman mga Kristiyano at ipinapasok sa Christianity. So Pablo ay may sinabi diyan na tayo daw ay lumayo sa mga yung mga may aral daw na huwag mag-aasawa at lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Ang isang tinutukoy yun yung grupo ng mga vegan na hindi pwedeng gumamit ng hayop o anumang product na galing sa hayop. Ayun ay ipinasok sa Christianity at yun namang mga ilang kapatiran natin, gayon pala, na hindi na sinuri, narinig lang. Ay ang ating chance ay may statement na hindi masama ang magpabaksin. May kwan tayo, may opisyal na pananaw ang ating church. Awang ko lang kung nakatanggap yung mga pastor ng kape, kasi nung ako umatin sa virtual, ay tinalakayan ng matagal-tagal yung tungkol sa baksin na binasa yung panang general conference na ini-encourage tayo ng magpabaksin. Kaya yung kapatid na ayaw magpabaksin ay hindi yung dahil sinabi ng ating church, kundi may narinig siya sa iba sa mga anti-vaccine. Okay, salamat Pastor. So atin pong lilinawin yan mamaya, ano po, tungkol po dyan sa issue noong stand ng atin pong church. Ayan, may mga pagbati yata po sina Sister Rowena, Unifiodo, si Ma'am Cecil Sisgia, nanonood po dyan sa Candelaria. Ito po, si Bantayog Cruz, maring kilala niyo po ito. Ang sabi po niya, ang chickenpox na vaccine ginamit po ni Ellen G. White ay 1798 pa na imbento. 100 taon nang nasubukan sa panahon ni Ellen G. White nang siya ay magpabaksin. Ang issue ng bagong baksin ay hindi patiyak ang kahinatnan. Mas mabuting pag-aralan sapagkat ang katawan ay templo ng banal na espiritu. Kung mapatunayan na ligtas sa takbo ng katapusan ng pag-aaral ay saka mapasyahang mabuti. Anong comment mo? Ano ang iyong reaction, Pastor? Mga kapatid, yung pong ininjeksyon kay Ellen White noong 1798 ay hindi isang daong taong tinisteng. Hindi isang daang taong tinisteng. Kundi gumamit din sila ng gayon at nang makita nila na pwede na, itinurok na. Hindi isang daang taon yung nasubukan, hindi. Noong 1798, itinurok. Ay, nung lamang namang 1798 nagkaroon yan ito, 1 year lang. Ang COVID-19, 1 year din lang ay nagamit na. Kagaya nito, 1798, nun din lang nagkaroon ng salot na yan. Nun din na imbinto yung panturok. Ay ngayon, sangayon sa mga pag-aaral ay gagawa yun ng mga antibodies para labanan yung mga virus na pumapasok. Ang nasubok nila na gayon, pinatunayan ng mga tinisting muna sa mga hayop bago sa mga tao. Ano pang ating iintayin? Malilipol muna tayong lahat. Mamamatay muna ang lampas sa kalahati ng populasyon ng mundo. Alam nyo yung kan? Yung Black Death. Nasa 50 million ang namatay. Yung Black Death. Ay, naku, masang sabihin ko sa inyo. May isang province sa kalahati ng populasyon ay patay. Ay yung pag-iintayin pa natin ay napatunayan naman ng mga laboratory test na ayos na sa tao.
Ay, bakit ang mag-iintay pa tayo ng matagal? Ay, ayos na yan. Kita niyo si Pangulong Duterte, ang nag-infeksyon ay si Kumpa. Yung ating pananghen, DOS. Kaya pa mag-infeksyon, pinakita ko sa tablet. Okay. Thank you, Pastor. Yan po. At least mamaya po ating si Ma'am De La Torre Paras. Amen po. Sabi niya, thank you, Pastor, sa natural wellness ni Pastor Vito sa magandang mensahe. Sabi naman ni Adelaide Malibiran, salamat po, Pastor, sa magandang paliwanag tungkol sa vaccine. Nagbabalik po si Bantayo Cruz, the Novavax COVID-19 vaccine contains a protein made using moth cells plus an adjuvant made from the tree bark. Paki-explain nga po niyan. Yan, nagbigay pa po siya ng mga... Mga kapatid, maraming mga pa yan. Marami pang mga nakakatakot kayo mababasa. Hindi lang yan. Hindi lang yan ang mababasa ninyo at maririnig ninyo sa mga video. Hindi lang yan. Pero bilang church, pinag-aralan ng mga expert sa ating church at nire-retuminda ng ating pamunuan na okay magpabaksin. Kaya hindi ako expert para talakayin yung mga yan. Marami tayong expert na nag-aral tungkol dyan. Okay, thank you po. Si Nancy Pamirunag. Good evening po. Si Sister BG Cueto. Sabi niya, may mga pastor, masino kaya mga pastor yan? May mga pastor at mga kapatid na nagpapasa ng mga message na ayaw sa bakuna. Ito po ay maaring magdala ng takot sa mga nabakunahan. Asa nga, alam niyo, Ivan, may nagpasa sa akin. Ay, sabi, ako'y nag-reply, kapatid. Yan ay, Ivan, iyon ang i-delete yan. Sapagkat galing yan doon sa mga tao na gayon ang mga paniniwala, i-delete mo na yan at yan ay pa hindi maganda. Ang paghawa ng Delta virus ay talagang totoong napakabilis. At baka hindi makaligtas pa dito ay sobrang bilis. Maraming namamatay kahit sa Amerika yung sa mga advanced bansa. Sobrang bilis kumalat. Ay, ang dami mga nakalagay ng ganyan eh. Para sa akin, ay, alam niyo ako'y simula nang ako'y manampalataya, akin tinitingnan sinasabi ng mga leader. Yun ang kwang ko. Mayroong mas magaling sa akin, kaya nga sila inilagay dyan. Kaya sila ang naisip ng Panginoon na ilagay doon. Sila ay mas magaling kaysa akin, bukod yung role na aking gagampanan. At tungkol sa pagbabakuna na yan, sinaalang-alang ko sa pag-aaral nila. Marami tayong expert mga kapatid na nag-aral tungkol dyan ay sa suma total ay tayo'y magpabaksin. Kaya kung may nagpadala man yan ay nasa inyo. Ay, ako mga kapatid, gusto kong mabuhay, gusto ko na pag manalasa yan ay gusto ko'y meron akong proteksyon. Hindi naman masama na magkaroon tayo ng proteksyon, may pananampalataya pa, may proteksyon pa, edi lalo maganda. Okay, salamat po. Ibig po ay bakunado na, Pastor Vito? Ay, talagang ako yung nagpabalik-balik ay walang available eh. Ay, gusto ko nga kahit ako'y magbayad na eh. Kahit ako'y magbayad na yung bakunahan lang, ay ngayon daw gusto. Ubus na eh, hindi naman kasya. Ubus na. Po, wala pa lamang available. Sige wala po, mamaya ba? Atin pong itatanong yan. Si Sister Flor Ilaw Dagos, watching from Sarayaya. Salamat sa usapang kalusugan. Beneficial ang programa. Si Ate Adelaida Malibira, tulad po ng mga katutubo, napakatibay ng kanilang katawan. Wala yata pong baksin ng mga katutubo. Ay matitibay po ang kanilang katawan. Hindi totoo na ang mga katutubo ay matitibay ang katawan. Ako yung nanggaling sa mga katutubo. Ay, sila ay marami din sakit at ang dahilan ay sa hindi balance yung kanilang kinakain. Mga nami lamang at kung ano-ano. Pero maliban doon, may matibay sila sa ibang paraan,
Pero nakikita ko ipan, marami ding sakit ang mga patutubo sapagat hindi balansi ang pagkain. Okay, salamat po. Si Ellen Cacao, lagay ko dyan ito sa Makiling View. Sabi niya, good evening po Pastor Juby at Pastor Vito. May tanong po ako, bakit po may vaccine na pero patuloy pa rin po ang pagtaas ng kaso ng COVID dito sa ating bansa? Maging sa ibang bansa po at ngayon lockdown na naman po dahil po sa Delta variant. Totoo po ba talagang ang pandemic na ito? Talagang totoo yan mga kapatid. Dahil scientific, kita naman yung sa India, sa Malaysia, ang namatay ay kaitay naman, hindi na halos sama-sama na ang paglilibing. Inaamin ng mga gumawa ng vaccine at sa mga pag-aaral na kahit nabakunahan ka, ay pwede ka pang magkaroon ng magka-virus ulit. Pero pag may bakuna ka na, ay mas mataas yung chance mong mabuhay kaysa wala. Pwede kayo makipagsapanarana doon sa mataas ang chance kaysa doon sa walang chance. Ganyan mga kapatid, kaya magkakabayros pa din. Pero madali nang gamutin kapag may bakuna ka na. Okay, so ibig sabihin po, talagang totoo na kahit po ikay may bakuna na, ay napakalaki po ang posibilidad na matatamaan pa rin ng COVID. Tama po, Pastor? Ayan. Tama. Okay, nililinaw na po natin. Kailangan ini ang mga lockdown dahilan dyan. Okay, sabi ni ito, pinsanin ko, si Sulit ni Darby, good evening po. Sabi naman ni Riching, magandang gabi po, Pastor. Ako po ay hindi naman close ang isip sa vaccine. Pero hindi po namin maiwasang mag-alala kasi yung kaibigan po namin ay pagkatapos bakunahan ay hindi na po nakalakad. At after ilang araw siya po ay namatay. Ano po kaya yun, Pastor? Marami na po kasi namatay pagkatapos mabakunahan. Alam niyo, Ikwan, yung iba eh, may mga sakit na dati na talagang mamamatay na eh, napataong nagpaturok. Hindi talaga doon na, at na pinanunood ko si Dr. Willie Ong saka yung mga ilang video na galing sa ibang bansa. Kasi sabi nila, Ikwan, walang bagay sa mundo na ang pagkagawa ay perfect. Naakma sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng tao. Pero yung ganyang mga pangyayari ay napakadalang. At kung hindi magpapabakuna, ay mas malaking pinsala, mas maraming mamamatay. Kaya nga kahit yung mga pag-uopera, ay ikaw ay paperman ng waiver. Sapagkat sa mundong ito, walang perfect. Pero kung mayroong almost perfect, ay okay na rin yun. Pero hindi pa rin perfect. Walang sakdal. Walang 100% na sakdal. Walang bagay na walang mangyayari na kahit ano. Eh, hindi natin alam na may sakit pala siya. Kung anong mga may mga paliwanag dyan. Pero hindi yung sapat para tayo hindi magpabaksin. Mas delikado mga kapatid, baka hindi lamang ikaw ang mamatay, pati yung buong pamilya mo yung mamatay, gawa ng hinawaan mo, gawa ng hindi ka magpabaksin. Okay, salamat po. Si Ma'am Lenny Cartagena, hello po, good evening. Si Jenny Orsolino, good evening din po. At si Sir Freddy Balonso, makaibigan natin ito. Hanggang ngayon po, experiment pa po yan, Pastor. Kaya nga po hindi pa nila masigurado na pag na-injeksyonan ka, di ka na mahawa ng COVID. Kung napag-aralan na nila, marami pang namamatay.
mga kapatid, pag yan ay inilabas na at yan ay nasa market na, hindi na yan experiment. Proof na yan. Ay, ulitin ko ha. Yung experiment, gumawa sila ng 100 experiment. Matindi. Araw gabi. Tapos pumili sila ng 7 sa 100. At magtitira sila ng 2. Nag-aaralan pa nila yan. Pagkatapos magtitira sila ng 1, i-injection sa hayop, titignan kung ano mangyayari, at pag-ayos na, i-injection sa gayong karaming bilang ng tao, at uobserbahan kaya ang matagal eh. At pagkatapos na ayos na, ilalagay na sa market, hindi na yan experiment. Proven na yan sapagkat nasa market na. Mga kapatid, ay pag inintay natin yung 100 taon pa na pag-i-experiment, ay hindi na COVID-19 sa 1 taon. Ibang virus siguro mas matupan. Yung COVID-19, malilimutan na natin yan, ang hahalili mas matapang na virus. Malilimutan na natin sa ilang taon yan. Ay pagka iintayin pa natin ng ilang taon, ay pinag-aralan na ito masasabi ko mga kapatid. Tayong mga hindi expert ay makinig at tumingin sa sinasabi ng mga expert. Ay, nung ang unay ko na eh, nung ako'y nasa Mindoro pa, talagang ako'y nag-decide na hindi ako magpapabakuna eh. Pero nung tinitingnan ko, ang dami na namatay din sa pangari. Ay, kung ano yung sinusunog ay kung ano, usok na yung buong sito, ang daming patay. At pinag-aralan ko talaga, mga kapatid. Pinag-aralan ko yung mga eksperimento nila, pinagbatasa ko, pinanood ko. Ayun na, huwag na tayong mag-intay pa ng ilang taon na experiment. Talagang totoo ang COVID, totoo ang Delta, totoo yan mga kapatid. Ang COVID-19, nakapag-mutate na ng 2,000 times. 2,000 times ang mahigit, nag-mutate. Kaya ganyang katindi yan. Kaya yung ginagawa ngayon ay vaccine booster. Pagka turok sa iyo, ay ibubos, tuturukan ka uli ng pambos para lalong bumisa yung itinurok sa iyo. Yun ang iniimbento ngayon, yun yung experiment ngayon, yung booster. Pero yung vaccine, hindi na yung experiment. Probe na yan. Okay. Salamat, Pastor. Sa Ate Melody, pabasa itong kay Ate Bing, alinsunurin. Sa Cebu po, ang mga pasyente ng COVID ay nasa kotse sa kalsada sa tapat ng hospital na nakakalusot. Sa window ng car ang mga oxygen. Grabe na po ang sitwasyon natin ngayon. Ang dami na po ang positive sa COVID. Hindi naman po siguro masama kung magpabaksin para sa proteksyon. Ang hirap po magdesisyon, pero individual po kung gusto o ayaw sa baksin. Ang panalangin po kung ano, ating ipanalangin kung ano ang kalooban niya. Yan po, from Beng Alinsinurin. Yan. Salamat po, Ate Beng. So siguro walang nang comment si Pastor Vito doon. Si Ma'am Lenny, sabi niya, yes, sa panahon po natin ngayon, marami po ang mahina ang katawan at immune system, kaya madaling magkasakit. Lifestyle po sa ngayon ay mas marami ang tumatangkilik ng instant food. Gusto kong mag-comment yan, mga kapatid. Sa mga pag-aaral, yung mga tinamaan ng matinding COVID, yung mahirap gumaling na hindi nakaligtas, ay exposed sa air pollution. Yung lugar na marurumi ang hangin ay mahirap makasurvive sa COVID. Kaya nga, ilang daan taon ang nakaraan, sabi ni Ellen White, umalis kayo sa mga city.
at tayo'y mag-country living. Sapagkat ang mga pandemic ngayon at ang mga darating na pandemic ay anong ba kinalaman dito sa baga? Ano nga ito yan? Paisima? Hindi mo kinalaman sa paghinga? Respiratory. Respiratory. Yan ang problema natin gawa ng air pollution. Respiratory ang papatay sa atin. Yung baga natin ang bibigay sa mga pandemic sapagkat nakita nila na yung mga marumi ang hangin na bubuhay sa maruming kapaligiran, marumi ang aksis ang hangin, mahirap makarecover sa COVID-19. Okay. Salamat, Pastor. Nagbabalik po si Bantayo Cruz. Sabi niya, 1798, Pastor, ay hindi pa buhay si Ellen G. White. Kaya around 1900 nang siya ay magpabaksin. So kung kikwintahin ay parang 100 taon po yun. At ang moth po ay gamu-gamo o alibangbang. Yan, yan po ang... Mga kapatid, ito walang alam na gaya na kukuha ng baksin doon sa moth, sa gamu-gamo. Okay, so yan po. Si George Baladad, comment sa atin. Sabi ni Lenny, kung naniniwala po tayo sa history repeat itself, agree po ako, Pastor Vito, ang vaccine po ay tested. Bagamat iba-iba ang reaksyon sa katawan ng tao dahil nga po sa lifestyle. Totoo yan. Totoo yan. Ang, may kinalaman ng lifestyle sa ating pag-ibig at sa hindi natin pag-igit. Ayun yung namang mahinang lifestyle. Kapag madali ng COVID ay patay agad. Mga kapatid, yung kung ano-ano na lang ang buhay, ay patay agad pag madali. Mahinang immune system eh. Tama. Kaya nga ngayon ay kwan, kinapantay na matunog sapagkat yung habang tayo tunog, ay naaayos yung ating katawan at na yung ating immune system ay naaayos habang tayo natutulog. Kaya pag ako nakababa, pag ako inantok, tulog agad. Kahit may ginagawa, tulog. Ay, naantok yun. Tama okay. So, kailangan po ang lifestyle. Ano po? May COVID po o wala? May vaccine o wala? Yung lifestyle po, matagal na po natin yung ipinangangaral. Okay, si Ma'am Sarapista, good evening po. Sige po. Ang pinadali ng COVID ngayon ay mga kabataan naman. Dahil lang sa mga kabataan ngayon ay talagang halos hindi na natutulog. Buong mundo yan. Buong mundo. Kaya yun naman ang pang ngayon. Ngayon, pang nadali yung mga kabataan, ay saka aayusin nyo. Hanggang wala tayong ganyan na hindi natin aayusin ang buhay natin. Ang epidemic ay paraan ng Diyos para ituwid natin yung kung saan tayo nagkamali. Ang sakit ay paraan ng Diyos ng paglilinis. Ang sakit ay laging spiritual problem. Kaya sabi ng Bible, may sakit baga ang sino man? Ipatawag ang matanda sa iglesia at ipanalangin. Sapagkat ang sakit ay spiritual problem na yung ating katawan ang nadadamage. Okay. Salamat po. Nagbabalik po si Bantayo Cruz. Ito po, last part ng official statement. Ito po yung Seventh-day Adventist po tungkol sa vaccine. At kinote po niya, we are not the conscience of the individual church member and recognize individual choices. The choice not to be immunized is not and should not be seen as the dogma nor the doctrine of the Seventh-day Adventist Church. Ipinapayo po ba talaga na mandatory ang vaccine? Alam niyo mga kapatid, tungkol sa church, hindi tayo gobyerno na pwedeng magmandatory. Ang mandatory ay trabaho lang ng government yan. Ay awan yung ibang mga simbahan kung mandatory ang sinasabi nila.
ang ating church ay hindi. Kaya man din, kahit sumimba ka ng 10 taon na hindi ka magbigay ng ito ko, itong bagay mumurasin din, hindi naman ah. Walang mandatory sa atin. Kung hindi ka sumimba sa araw ng Sabat, hindi ka susundo sa bukid mo, bibilanggo, walang mandatory sa atin. Ngunit yan, ipinapayo ng ating church para tayo naman ay mabuhay at makapaglingkod tayo sa community na magawa natin ang pangangaral ng Ebanghelyo ay tayo'y magpabakuna, mga kapatid. Hindi yan dogma. Yung dogma kasi mga aral ng simbahan na hindi pwedeng questionin, hindi pwedeng baguhin. Wala tayong dogma malibang sa Biblia. Okay. Salamat po, Pastor. Totoo po yun. Ang wala pong dogma, hindi po yan dogma na tayo magpabaksin. Pero, Pastor, tama bang sabihin ng ating mga leader na pag ang pastor ay hindi nagpabakuna, hindi siya mabuting halimbawa sa mga kapatid? Eh, mga kapatid, sabi nga ng CSE, hindi natin dogma yan eh. Hindi natin pwedeng pilitin yan. Sapagkat hindi tayo gobyerno na pwedeng mamili. Ay kahit pastor yan at ayaw niya, ay sa kanya yon, mga kapatid. Hindi natin mapipili yan. Sa kanyang-kanya, hindi natin mapanghimasukan kahit pastor yan. Ayan. So salamat po, Pastor, at nilinaw mo yan na kung ang pastor ayaw pong magpabaksin, hindi po napipilit ng sinuman. Tama? Totoo po ba yun? At sana po ang ating mga leader ay wag na pong magsalita na pag ang pastor ay hindi nagpabaksin ay hindi po siya modelo. At hindi na po, kasi may nariringgan tayong mga leader ng ating church na pag hindi raw nagpabakuna ang pastor ay hindi siya mabuting halimbawa. At pag ang pastor daw ay hindi magpabaksin at hindi na niya nagagawa ang gawain ng pagkapastor, ay mas mabuti pang mag-resign. Tama po ba yan, Pastor? Basta ang kanya, mga kapatid, hindi tayong mamimilit. Kahit pastor yan, kung ang kanyang conviction ay hindi pagpabakuna, ay hayaan natin sa dosagay yung kwan. Pero kung hindi ka makakatawid sa isang probinsya, darating ang araw na hindi ka makakaalis, hindi ka makakalabas sa iyong bahay, ay magsasapir ka dyan. Bahala kaya kasi yun ang decision mo. Pero bilang church, hindi tayo magtatanggal sapagkat hindi nagpabakuna. Yun, kung yun ang choice niya, hayaan natin siya. Okay, salamat, Pastor. So at least malinaw po yan kasi yun nga po yung responsible vaccination. Ibig sabihin po, hindi yan dogma na pag hindi ka nagpabakuna ay hindi ka na maliligtas. Wala po yan. Okay, salamat po. Si Ate BG Cueto, hindi porket na bakunahan na ay di na mahahawaan ng COVID. Ang ibig sabihin lang po ay kung madapuan ka ng COVID, hindi magiging severe o critical ang iyong kalagayan at hindi ka mamamatay sa COVID. Totoo yan. Okay? Salamat po. Si Lenny Cartagena, nagkataon po ng epidemya ay napatapat sa panahon na mas mahina na ang immune system ng tao, kaya madali ang magkasakit at tamaan. Okay? Naku, mga kapatid, kahit nung unang panahon na malalakas pa ang magaganda pang ating kinakain, ang Diyos talaga ay nagpapadala ng mga salot sa tao. Kahit hari ka na maganda ang kinakain mo, tatamaan ka niyan. Yung mga kapatid ay wala sa hina ng immune system yan, talagang may mga taong target. At kaya nga ang gusto kong sabihin nito, nang si David ay bilangin yung bayan ng Diyos, nagalit yung Diyos, sinugo yung anghel, at ang napatay ng anghel ay 70,000. Tapos ay yung anghel papunta na sa Jerusalem, mas maraming tao doon.
ang sabi ng Diyos ay tama na. Ihinto mo na ang pagpatay, tama na. Ang ginawa ni David ay gumawa ng seremonya. Naghandog sa Panginoon para yung salot ay tumigil. Para alam niyo nga ang itong COVID, ito dapat yung mga pangulo, mga leader ng mundo ay isang guni yung mga leader ng mga relihiyon at magkaroon ng national na pag-aayuno at pagsisisi para ang COVID, ang epidemic o pandemic ay matanggal. Naku mga kapatid, ay kung ito'y ginawa natin, ay matagal lang wala yan. Kung ang bayan na tinawag sa aking pangalan ay magsisisi, tatalikuran ng kanilang mga kasalanan, yun ang sabi sa akin, unang Kronika 20. Yan ay may seremonya. Kinakailangan ng pagsisisi, personal na pagsisisi, hindi kaya pambansang pagsisisi, kinakailangan ng mga kapatid. Yan ang isang, yun ang mas matindi pa sa vaccine sana. Ay kaso hindi nagagawa, ay din magpabaksin tayo. Okay, thank you po. Si Ate BG uli, pati Ate Melody, pabasa po. Madami na rin po ang nagkaka-COVID dahil marami pa ding lumalabas at lumalabag sa health protocols. Yung iba po ay maaring kapamilya ng frontliners na hindi rin naman maiwasang mauwian ng nila, yung pamilya. Nila. Yung pamilya nga po, yung frontliners. Mayroon po gusto i-comment niya mga kapatid. Kaya doon sa Israel, ay ba't hindi yung kanilang ginagawa na itong mga protocol na yan. Ikaw lamang ay niregla. Ay hindi pwedeng hipuin yung iyong higaan, hindi pwedeng tumabi sa iyo. Hindi ka, yung inupuan mo, hindi pwedeng upuan. Pag ikaw ay nakahipo sa patay, ikaw ay 7 araw na marumi. Nalagot yung hilinga na ikaw na sa loob ng bahay, 7 araw kang marumi. Nakipaglibing ka, ikaw ay marumi. Humipo ka sa libingan, ikaw ay marumi. Matagal ang patay yun. Matinding kalinisan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ikaw ay nagkaroon ng gayong mga tulo o mga nana, nakakang ka agad, nakahiwalay ka agad. Ay tayo, yung mga may nana, ay hindi natin hinihiwala yan. Pati yung mga may galis ay kasama natin sa bahay. Sa banal na kasulatan, matindi. Itong quarantine, talagang inihiwala yan. Ay tama si BG, doon tayo mahina sa pagsunod sa protocol. Na kumu kasama natin sa bahay, ay di napayag tayo na, kaya yung pala, ikaw ay frontliner, delikadong makahawa ka ng iyong kasama sa bahay. Magandang observation ni BG. Okay, thank you po. Si Sonia Amparo Cueto, kami po ay nagka-COVID noong June. Kami po ba ay magpapabakuna pa din kahit nagka-COVID na? Ay mga kapatid ay kwale, yung variant na lumabas ngayon ay kwale, kahit nabakunahan ka na ay dadalihin ka uli. Pero pag binali ka uli, ay hindi na gaanong magiging severe yung atake. At madali ka ng pagalingin. Kahit ikay nagka-COVID na, ay hindi nabakunahan, ay dapat lang pabakuna uli. Okay, salamat po. Sabi uli ni Ma'am Lenny, agree po ako Pastor Vito, dati na po silang marahil may sakit, nagkataon lang ng mabakunahan at kakaisip marahil sa mga narinig sa media tungkol sa bakuna ay lalo nadali ang buhay dahil sa nerbiyos ay bumigay ang katawan. Kapwito yan mga kapatid po diyan. Kasi kung ano ang iyong iniisip ay magkakagayon ka. Kaya sabi ni Ellen White, huwag daw mag-iisip ng mga madidilim na bahagi ng buhay. Kasi kung ano yung kinatatakutan mo, ay hihinang yung immune system. Ang sakdal na pag-ibig daw ay nagpapalayas ang takot. Ay bago ka bakunahan ay takot-takot. Nang mabakunahan ay lalo na, kailan kaya ako mamamatay? Kailan kayo ako at pakihinay ko nito? 6-6 may microchip ito. Ay yun lang ang iisip mo. Ay dami ka. Hihinang immune system mo. Okay, salamat po.
Meron po dito si Brother Francis Rabago. Makilala natin dito, Tagalutukan. Pero nasa Mamsi ngayon. Magandang gabi po sa lahat. Ang sabi niya, the endless variety of medicine in the market, the numerous advertisements of new drugs and mixtures, all of which, as they say, do wonderful cures. Kill hundreds where they benefit one. Those who are sick are not patient. They will take the various medicines, some of which are very powerful, although they knew nothing of the nature of the mixture. All the medicine they take only make the recovery more hopeless. Yet they keep dosing and continue to grow. Naputol na po yung kanyang message na yun. Upuli ay makita ko dito sa ating, oh, wala dito, nasa isa pong ano. So naputol po yung kay Brother Francis, pero di ko alam, Pastor, kung nag-get mo yung kanyang sinishare na tungkol sa maraming medicine daw. Ay, totoo yan. Kasi ako'y nakadalaw sa isang may sakit, Adventist yan. Pagpasok ko'y kwane, kinuha agad yung siyam na klaseng gamot. Hmm. At nagmamalaking ininom sa aking harapan. Pastor, ito po ang aking ininom. Isa-isa siyam. Siyam na klase. Ay naroon pa ako yung hagugugan na yung hangangkan. Mga kapatid, hindi natin trabaho na magkain ng gamot. Ngunit, may mga gamot na miracle talaga, mga kapatid, kahanga-hanga. Dahil sa mga panahon ng emergency, ayun pa po mga kapatid, kahanga-hanga yung mga gamot. Sa panahon ng emergency na nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng gayong, kahanga-hanga talaga mga kapatid ang gamot. Pero yung kaunting sipon lang ay takbo agad sa butika, yun ang kinakuha sa atin. Sapagkat tayo ay nagiging kwalado sa gamot, nagiging drug dependent tayo, at ang problema dyan ay yung mga nagiging resistant na yung mga bakterya sa ating sipon. Lalabanan na niya yung mga sipon. Kaya tayo inom ng gamot, singa ng singa. Dahil tayo naging dependent sa gamot. Pero sa panahon ng emergency, ay kinakailangan natin ng gamot. Kaya nga nagtayo tayo ng mga ospital. Ay, di ba kayong dinadala doon ay grabe na? Ay, maging ugali natin na pagka sipon-sipon lang, ay baka pwede pa ng kalamansi, baka pwede pa ng luya, baka pwede pa ng gan. Ganyan muna ang ating gawin. Hindi yung inom agad ng kung ano-ano. Yun ang ibig sabihin. Kaya si Ellen White ay may mga binabanggit tungkol dyan na nagiging laso na sa ating katawan. Sapagkat bahagi na ng ating buhay, bahagi na tuloy ng pagkain yung kaunting sakit ng ulo inom, kaunting kaya inom. Okay. Salamat po. Tuloy-tuloy po tayo. Ba trending, Pastor? At yung Melody itong ating topic ngayon. Napakarami. Oh. Talagang sabi ni Rod Fermin, ang importante po, may baksin tayo o wala, ay lumalakad po tayo ng matuwid sa paningin ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung ano ang kalooban po ng Diyos, yun po ipanalangin natin. Ako, gusto ko mag-comment yan. Apo. Ay kung ikaw ay makakahawa, yan ba ay paglakad ng matuwid? Hindi ba dapat tayong iniwas sa mga bagay at layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama? Yun yung pamantayan dun eh. Ay paano yan? Ako hindi vaccinated. Paano kung ako'y makahawa? Paano kung ako'y magkaroon at ako'y makahawa? Paano yan? Okay. Amat, Pastor. Ba, talaga napakarami po ang nag-comment. At yung Melody, mababasa mo ba yan kay Consial Bong Abner Apolinario? Maganda gabi po, Pastor Juby. Hanggang ngayon ay nag-observa pa rin
ako kasi maraming hina lang nagaganap sa palabas na ito ng COVID. Yung magulang na nagtatrabaho sa labas, negative, pero yung anak nasa bahay, nag-positive. Meron naman ang asawa na nasa bahay, palibhasa may ubo, nag-positive ang asawa na nagtatrabaho. Labas araw-araw, negative yung mga nade-detect na positive. Dinala sa hospital, maraming namatay. Yung mga nag-home quarantine lang na wala namang gamot galing hospital na binigyan. Yan po. Okay. Hindi natin alam kung ano talaga nangyari. Yun ay ating mga observasyon, pero hindi lahat ay ating nakita na baka sa ibang paraan ay tayo nakawa, baka sa pangyan. Ay yun ang mga yan ang mga nangyayari, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang totoo yung tubig. Talagang mabaksik ang tubig. Yan ang aking masasabi. Sangayon sa mga sinabi mo, napakabaksik talaga niya. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa epidemic na yan. Okay. Salamat, Konselbong Abner Apolinario diyan sa Mindoro. Si Bantayo Cruz, sabi niya, Cebu Province under GCQ with heightened restriction. Pakitiyak po ng inyong info. Ito tungkol doon sa kay Ate Bing. Mas malala po tayo sa NCR Plus. Yan, nandyan po ang link. Po. So parang reaction ito na sinasabing Cebu ay matindi, pero mas matindi po pala ang NCR, National Capital Region. Si Elder Roy Bilonsa, good evening. Kuya Roy, kumusta po? Sabi niya, good evening po, Pastor. Ano ba ang mas maigi o mabuti? Sa single dose o doon sa may second dose? Kasi marami ang mga uri ng mabaksin o pangalan ng baksin. So parang ang tanong po niyan, Pastor, dito, ay alin bang maganda daw na baksin? Yung ba, alin ang magandang baksin? Tapos single dose ba o may second dose pa? Ay alam niyo, depende sa kampanya. Basta yung mga lumabas na yan ay pinag-aralan yan. Lahat yan ay maganda, kaya nga in-endorse yan. Kung yan naman may single o may second dose pa, lahat po yan ay maganda. Ay sa kagaya kung gusto ko lang magpabaksin, ay gusto ko yung single lang at ako yung gusto ko nang umalis din eh, ako may pupuntahan. Kaya kahit bayaran ko eh, kung kano eh, wala talaga makita eh. Walang baksin din eh. Mas prepare niyo po yung single lang, single dose. Ay, gusto ko na maglayas eh. Gusto ko na makalis din eh. Hindi makapag, baka kayo hindi makapag-vlog. Hindi makapag-vlog sa... Okay, salamat po, Roy. Si Bantayo Cruz, ang kanya pong sabi, tulungan tayo ng Diyos. At sabi naman ni Ate Noemi, amen. Tama po. At sabi ni Sarah Pista, the most important is to have a strong immune system to fight the virus. Sabi naman ni Ate Vigi, amen, Pastor Vito. Ito, si Charn Dalida. Pastor, tanong lang po. Si Kuya Charney yata ito. Oh, si Kuya Charney ito. Sa Mindoro. Kumusta po, Kuya Charney? Kumusta po kayo dyan sa Oriental Mindoro? Pastor, tanong lang po, sigurado, ang tanong po, sigurado ka ba? Are you sure? Sigurado ka ba na pag nabakunahan na ng vaccine, di ka na ba magkaka-COVID? Bakit po sinasabi sa Natural Remedies Encyclopedia, ba, Ekulpulto, sa pages 604 at 715, na ang vaccine masama sa katawan ng tao? At maraming epekto sa katawan ng tao. Ano po, Pastor, ang inyong reaction dito? May si Kuya Charney nagtatanong, ay kulpultur ito eh. May aklat siya ng Natural Remedies Encyclopedia. Nakalagay nga dyan eh, na ang gamot do sa COVID-19, ay mag-i-steambat ka. Ngayon may mga sumubok dyan. Pero pag ikaw ay nagpa-vaccine o hindi nagpa-vaccine, pag ikaw ay may COVID,
at nagpabaksin, magkaka-COVID ka pa rin. Yun ay hindi naman, hindi ba itinatanggi? At kung mayroong mga natural remedy sa ganyan, ay di, subukan natin at na baka maging epekto. Pero, wala kang immunization pag ikaw ay hindi nagpabaksin. Pag ikaw ay nadali, ay mas matindi. Kaya para sa akin ay magpapabaksin na lang ako para pag madali man ako, ay hindi ganong matindi. Okay. Salamat po. Si Ma'am Daisy Villaverde, ayan, aba, overtime na pala tayo. Pero napakaganda ang topic. Sabi, kung ayaw ng pastor magpabaksin, ay huwag ding magkalat ng pananakot. Aba, meron pala. Meron bang ganon? Yung ating chance ay may statement na sumasang-ayon sa baksin. Ay kung hindi ka sumasang-ayon, ay di ikaw ay tumahimik ka kung hindi ka sang-ayon. Huwag mong impluensahan yung iba. Yun ang ibig sabihin ni BJ. Kasi baka mag-post ka, baka mag-share ka ng nakakatakot ay yung mga kapatid bandi na ikaw. Pero kung yun ay personal mong conviction, ay ayos yun kung yun ang pananampalataya mo. Okay, salamat po. Si Lenny Cartagena, sa tingin ko mga pastor, bro and sister, tayo po ay kasalukuyan po na may exam tungkol sa batas ng kalusugan. Kung tayo po at sumunod noong wala pa ang pandemya, I'm sure makakapasa po tayo sa exam ng COVID. Kahit magpabakuna tayo, and God will help us. Lenny, ano, exam pala ito, parang pagsubok nga ito. Kung saan matibay ang kumatibay ba ang ating kalusugan. Si Malin Almira, thank you for watching po. Nagbabalik si Kagawad, Bung Abner Apolinario. Pastor, yung mga pulis na dineploy noong SONA ni Presidente Duterte, halos nasa 80 plus sila. Mga bakunado po lahat yun. Pagkatapos ng SONA, nadetect silang positive sa COVID lahat. Ano po kayang nangyari doon? E mga bakunado na ang mga pulis na yun, bakit nag-positive lahat? Pinaamin naman sa mga pag-aaral na talagang kahit magpabakuna ka, ay magkaka-COVID ka uli. Yun ay kwan, hindi na yun nakakapagtaka. Hindi yun nakakapagtaka mga kapatid. Pero sangayon sa mga pag-aaral, magka-COVID ka man ay hindi na malala at hindi ka mahirap pagalingin. Yung unang usapan doon mga kapatid. Okay, so malinaw po na kahit po mabakunahan ka, talagang posible pong mahawa. Tama, Pastor? Yan. Kaya huwag niyo pong ipagkataka, kahit bakunado po kayo, pwede po kayong mahawa. Sa si Jasmine Reyes, Brother John, kumusta po? Thank you sa panonood. Si Ate BJ, babalik ulit. At sana po ay huwag gagamitin ang pulpito ng pastor o ng mga leader para magsalita tungkol sa pagdadala ng pagkalito at takot sa mga kapatid. Ayan. Maganda rin yan. So, maganda naman po. Opo. So yun po yun. At yun nga po ang ating pakiusap. Ako personally po ang pakiusap ko. Kung pro-vaccine ka po, huwag niyo pong gamitin ng pastor, ng leader, ng church o ng ating denominasyon, huwag pong gamitin ang pulpito na ipopro-vaccine. Ano po, nasanay naunawaan niyo ako. Po, yung ayaw ng vaccine, ayaw nating pagsalitain. Pero yung pro-vaccine na pastor o leader, ayun na ating pinagsasalita. Ang akin po bilang moderator dito ay sa responsible vaccination na kung ang gusto mo yung mag-vaccine, irespeto natin. Kung yung ating pastor o leader ayaw magpabaksin, irespeto natin. Wala na pong side comment. Sana po yung nakuha po ninyo yun. Kasi yun po ang naging kalituhan natin mga kapatid. Kasi yung pro-vaccine na leader o pastor, yun ang naririnig. Pero yung maaring hindi antay, kung anti-vaccine man yung tawagin yung binubusalan. Okay? So sana po, yun ay aking comment personal po.
Okay, si Brother Francis at Melody, nagpapatuloy. May karugtong pa nga pala yun, sabi niya. Mababasa mo ba, yet, Melody, nariyan ka pa? Opo. Yet they will keep dosing and continue to grow weaker until they die. Some will have medicine at all events. Then let them take this hurtful mixture and the various deadly poisons upon their own responsibility. God's servants should not administer medicine which they know will leave behind injurious effect upon the system. Even if they do believe present suffering, spiritual gifts, volume or page 139, paragraph 3. Yan po, just say no. May angkaw ko dyan. Halimbawa, si Ellen White ay may parang nabanggit tungkol sa x-ray. Ay, pero nung kalay, nagpa-x-ray din siya. Marami siyang binanggit tungkol sa kape. Pero pag siya'y maglalakbay, umiinom siya ng matapang na kape. Ang dahilan niya ay ganito. Ito yung kanyang van. Si Ellen White, sapagkat na by nature ay mahina, pang nagbabiyahe ay nagsusuka. Hirap na hirap. At yung pag-inom ng kape ang nakakatanggal ng kanyang pagsusuka. Ayun sa normal na buhay, ay huwag tayo mag-iinom ng kape. Ay pero paano naman yun? Yun ang nakakagamot sa kanyang pagsusuka. Kaya yung mga sinasabi niya, mga mixture na yan, ay nagiging ugali natin na kaunti lamang yung nararamdaman ay kung ano ng mga mixture na yan ang ating mga iniinom. Pero pagdating sa mga talagang igagamot, ay kahanga-hanga. Yung mga gamot nung unang mga kapanahunan niya, hindi mas superior ang mga gamot ngayon dahil na tumaas na yung antas ng mga pag-aaral. Pero marami pa rin mga kapatid ang nahirati na sa kaiinom ng gamot. Kaunting kwala kayo, inom na ng gamot. Yun ang sinasabi ni Ellen White. Hindi binabanggit dito yung mga aksidente, yung mga emergency. Hindi kasama sa sinabi niya yan. Paano pag dinala ka na doon sa ICU? Papaypayang ka lang. Hindi po yung mga kapatid yan. Lalapatan ka talaga ng gamot. Lalapatan ka ng lunas. Okay. Salamat po ating mga viewers. Aba, 53 viewers po. Aba, salamat po at kayo nananatili at hindi kayo bumibayo ay extended tayo at ang topic natin ay napakaganda. Ayan, si Ina Cueto. Aba, ito ay doktor po ito. Nagdo-doktor ito. Pakinggan natin ang sabi niya. Magandang gabi po. Pwede po ba i-explain ko yung link about Novavax na sinend kanina. Kumuha ang scientist ng genes na gumagawa ng antigens ng COVID-19 dahil para gumawa po ng specific antibodies against COVID ang katawan natin. Kailangan ma-encounter ang cells natin ng COVID antigens. Ayun pala yun. Karagtong po. Ang COVID antigens na component ng COVID virus ay inilagay sa isang baculovirus na tinatawag. Ito po ay isa ding virus na ininject nila sa moth. O yun na nga, nabanggit nga yung moth o gamugamo. Ang gamugamo ang ginamit para makapag-produce ng madaming spike proteins. Yun yung sinasabing ginawa gamit ang moth cells. Yung spike proteins ay pinurify para ilagay sa vaccine. Yung spike protein po ay component ng COVID na hindi naman magkukos ng pagkakaroon ng COVID. Antigens po siya na may identity ng COVID para magawaran o magawan ang katawan na excuse me po, naputol.
At sabi ni ni Doktora Ina, sana po nalinawagan, naliwanagan po tayong lahat. Ito po ay based sa link na sinend ni excuse me po, ni Bantayog Cruz. Ay, sir. Kung yan ang totoo, di ayos yan. Excuse me, babe. Okay, inom muna po tayo. Ayan. Salamat, Doktora Ina, sa iyong paliwanag na yan. Si Felicima Tunguhan, nanonood po mula sa Mayhay, Laguna. Tingnan po. At si Doktora Ina Cuito, yes po, tita. Para mas protected po kasi pwede pa rin mahawaan ng COVID sa future. Opo. Ang tanong nga po, Pastor, doon sa may balita tayong ako, mismong napanood ko yata yun. May balita po sa Indonesia, yung mga doktor bakunahan, ay bakit nga po sila'y nangamatay? Pagkatapos mabakunahan, malita eh, mga doktor, ilan? 20 doctors na yata namatay doon sa Indonesia. Napanood ko rin yun, pero walang paliwanag. Walang paliwanag. Oh. Hindi po. So, kasi pinalita po yun na na sila'y mga bakunado, talagang ano yun, full dose yun, eh, pero talagang na mga matay, mga nurses at doctor. Okay? Sabi ni Robby Gagaulin, maskulino, aba, si Ma'am Robby, dyan sa Qatar. Good evening po, Pastor Juby. Happy watching. Ah, Abu Dhabi pala. Sorry po. Qatar ang naisip ko. Si Michelle pala yun. Until now po, di pa din ako nagpapabaksin. Dahil sabi nga po ni Pastor Vito, eh, psychological effect minsan ang nagpapahina. Thanks God po at negative pa din ako kahit nagkaka-delta virus po kami sa bahay last week. Tama. Taga Mindoro po ito. Taga Gloria. Itong si Ma'am Robby Masculino. Okay, salamat po. Sabi po ni Brother Francis, huwag di. Anong comment niyo dyan, Pastor? Ay, alam niyo, Juan. Yan ang... Ako'y naniniwala din doon sa faith factor. Yung pananampalataya ay talagang ayos yan. Pero ang tanong ay, gaano katotoo yung pananampalataya mo? Ay, si Pedway ko na na may nangako pa, eh, bilang buhat ka ba kayan? Ay, ako'y hindi hihiwalay sa iyo. Ay, nang tinisting ay hindi pa natotoo eh. Kaya maganda na eh sa akin may faith na ay may vaccine pa. Salamat po. So yun nga po, yan ang mga naririnig kong comment. Ano? Kasi ibig sabihin nga daw po, ay natatakot ang mga kapatid sa Delta. Sabi ni Ma'am Pearl Dilatory Paras, amen. Sabi nga ni Doc Tam, palakasin ang immune system. Sabi naman ni Doktora Ina Cueto, Brother Roy Belonza, the best vaccine po ay kung anong, ayan, narinig ko na rin po yung paliwanag ng isang doktor. Yung sa single dose at second dose po ng vaccines, depende po yan sa pagka-manufacture at studies doon sa specific brand ng vaccine. Kung need pa ba ang second dose or okay na ang single dose para makapag-provide ng protection. Ayan, salamat po, Doktora Ina, at nanood ka sa ating program at aktibong iyong sinasagot yung mga concern ng ating mga viewers. Nagbabalik si Rod Fermin, ang paglakad po ng matuwid ay paglakad sa katuwiran ng Diyos. Huwag hatulan ng gusto magpabaksin. Ang ayaw magpabaksin, at huwag ding hatulan ng ayaw magpabaksin ang gusto magpabaksin. I like po. Salamat, Brother Rod. Salamat. Ako isang ayon dyan sa iyo. Wala pong mga paghatol tayo. Si Lenny Cartagena, nagbabalik uli. Ako po ay bakunado ng COVID vaccine. So far, wala naman po akong nararamdaman. Inihanda ko po ang aking katawan nang mabalitaan ko po na kakailangan ni ng bakuna. New start po ang aking ginawa at prayer po. Sadya po na only God can help us.
Tama. Ayos. Tama po yun. New start. At yung pong usapang kalusugan program ay matagal na naming tinalakay ni Ate Melody yan dito bago pa natin naging guest si Pastor Vito. Si Pru Rog, magaling. Magaling. Itukoy natin kung ano ang ikakagaling pa. Ama, salamat Pru Rog sa iyong comment na yan. Si Ate Noemi Padalyan, we have enough knowledge about natural healing. Hindi pa po ba yan sapat? We have eight laws of health. Bakit tayo makakahawa kung tayo ay healthy? Pastor Vito, mayroon kang reaction. Hindi pa daw sapat ang news. Si Ellen White nga, ikwan eh. Nanimdim din. Gawa ng no, magka-epidemic, pati yung mga anak niya ay nadali. Sa tingin naman niya ay ayos naman ang buhay nila ay nadali ng epidemic yung mga anak niya. Kaya sa mundong ito, sabi ni Kristo ay sa daigdig na ito ay mayroong kayong kapighatian. Hindi garantiya na tayo lumalakad na kasama ng Diyos ay walang masamang mangyayari sa atin. Sabi ba din ni Job sa kanyang asawa, puro ba maganda ang tatanggapin mo at hindi ka patatanggap ng masama? Puro ba maganda, hindi ka patatanggap ng pasubok? Ng mga negative na bagay? Kaya, totoo yan. Alam niyo yung mga nagna-natural healing? Ay, pagpunta mo doon sa mamsi ay naroon din nakahiga eh. Bakit? Ay sa mundong ito'y meron tayong kapighatian. Yung buhay natin, ay bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan. Genetics, dumpa sa tiyan ng ating nanay, ay nabubuo na kung ano yung magiging ko natin, kung ano yung magiging sakit natin. At pag tayo naging mahina, ay magiging gayon ang ating sakit. Karamihan sa ating mga sakit ay namamana, mga kapatid. Kahit tayo magkakanya, okay. Mayroong tamang haba yung buhay natin. Okay, salamat po. Si Bro Rog, magaling, magaling. Ipagpatuloy natin ang kagalingan. Aba, salamat po. Speak up, Univera. Thank you for watching. Aba, ang aking mahal na kaibigan, Pastor Jay Pajardo, ang head ng chaplain ng MAMSI, nanonood sa atin. Thank you, Pastor Jay. At ang sabi po niya, salamat po sa effort para mag-educate. Malaking bagay po yan. Mungkahi ko sana, Pastor Juby, pagdating sa usaping baksik, mag-anyaya kayo ng eksperto sa paksa para higit na malaya sa pin. Mga doctor na infectious disease. Tulungan mo po kami. Kami ang usapang kalusugan na makapakilala ng doktor, lalo na po sa inyong pong unang kilala ay si Pastor Fred Vito na ang ako naman po sa natural healing. Okay? Salamat, Pastor Jay. Okay? Si Vivian Martos, good evening po. At si Len, ako po ay kumpleto ng bakuna, polio, BCG, HEPA, vaccine, God mercy and kindness, buhay pa po ako at malakas. 55 years old po, wala po akong maintenance. I play badminton. Aba, masarap pa panangyayain si Ma'am Lenny. Laro po tayo ng badminton. Ako po hindi masyadong magaling. Ayan. So, ating... naghang na yata sa Ate Melody. Narin ka pa, Ate Melody? Opo, andito ka. Basahin ko po kay Ma'am Noemi Padalyan. Agree ako sa yo Pastor Juby. Kapag pro-vaccine, ay pwedeng magsalita at magkuntay ay hindi pwedeng magsalita. Yan po. So, yun po. Yan po yung sinasabi. Dapat po parehong panig ang pinapakinggan. Hindi po one-sided.
Opo. Okay, salamat. Sabi ni Brad, Sister Beng Alinsonorin, let us respect kung ano ang desisyon ng bawat isa. Ang mahalaga, nagkakaisa po tayo sa pananampalataya. Yan po. Kasi bakit ba yung vaccine na yan ay makakapaghati pa ba sa atin? Makakapaghiwalay yung ating devotional ay yun nga yung United Church po. Ano? Yan. Si Lyobi Cabanyes, aba, ito ay aking mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Tita man ang tawag no, Tita Lyobi Cabanyes. Kumusta po kayo? Babalik si Brother Bong Abner Apolinario. Maraming salamat po, Pastor, Doc at Ma'am. Aba, si Doc Bito ito. Kasi congratulations, Pastor Bito. Alam ko, may bago ka na namang anak na nag-graduate sa pagka-doktor yata, si Doktora Kay. Bito, congratulations. At sabi at Ma'am, sa masusing pagtalakay, aba kay si Doktora Ina siguro, tinalakay din, ano? Pagtalakay sa isyong ito, basta't ang bawat isa ay may mag-obserba, magsaliksik tungkol sa mga nangyayaring ito. Kaya ako, Pastor, malapit na rin akong magpabaksin. Kaya ang masusing pag-oobserba pa ang kailangan bago ang final na desisyon. God bless po. Ayan. So mga kapatid, ito yung mga ilan din sigurong pagpapaliwanag. Actually po, yung iba, kagaya ko po, hindi pa po ako vaccinated. Pero nililinaw ko po, hindi po ako anti-vaccine. Naroon pa po ako sa pagsusulong din na atin po ring pag-aralan. Atin pa rin pong tingnan, mga patid. At ako po ay hindi rin anti-vaccine. Pagsakali po na ako ay hindi na makalalabas sa pagiging pastor, at ang dahilan lamang para makalabas ay vaccine, ay marahil na po ako ay magpabaksin na po. Sa ngayon ay hindi pa po ako handa sa pagpabaksin. Ayan, si Pastor Jane nag-send po ng link. Salamat. At narin po yung Adventist.org Guidelines Immunization. Salamat, Pastor Jay. At sa ating mga kapatid, ating mga viewers na gusto pong malinawan yung official atin pong statement, lalo na po sa ating church tungkol sa immunization. Narin na po yan. May mga video po tayo na pwedeng mapanood yan. At nagbahagi din siya ng Adventist News tungkol po sa COVID vaccine. Ayan po. Salamat, Pastor Jay. At sana'y nakuha po yan ng ating mga viewers. Si Pastor Ray Palkulan. Oy, good evening, Pastor. Ito po ang Health Director ng Central Luzon Conference. Pastor, ang sabi niya, pwede bang mahiram si Pastor Bito sa CLC? Magandang pananaw ni Pastor Bito sa vaccine at madaling maintindihan ng mga karaniwang kapatid. Maganda, Pastor Juby, ang programa. God bless you. Salamat, Pastor. Pastor Ricky. Ang maganda yung programa ni Pastor Juby sapagkat na sa pamamagitan nito tayo yung nagkakaringganan. Opo. Ayan. So ito'y kasangkapan lamang po ng Panginoon at ang atin pong programang usapang kalusugan ay pwede po kung kayo po'y pro-vaccine o kayo'y anti-vaccine, welcome na welcome po kayo dito kasi po'y mga ahensya lamang para pareho pong mapakinggan ang bawat panig. Okay? So Pastor, ikaw ba daw ay pwedeng mahiram sa CLC? Ano klaseng hiram? Ayan. So Pastor Ricky, makipag-ugnayan ka kay Pastor dito. Huwag mo lamang pong isabay sa amin pong tuwing Monday. Ayan, ng gabi. Okay. So si Jeanette Hernando, good evening. Maribel Mateo Poronda, thank you po sa topic nyo at kami din po ay nalilito kung magpapabaksin po ba o hindi. Ayan, marami po talaga pang nalilito. So si Ate BG, hanga ako sa iyo, Pastor Bito. Amen. You are guided by the Holy Spirit. Ayan. Lahat naman po tayo guided. Ang Holy Spirit po ginaguide ng Holy Spirit. Maliban kung ayaw po nating magpag-guide. Okay, Lenny Cartagena, siguraduhin lang po nakakain ng agahan. Yung hindi oily food pag magpapabakuna tayo. Ay pala yun. Then kain ulit po after ng uwi sa bahay.
nakatulog po ako, pagising ko po, kumain ulit ako at nag-hot fomentation. Ko po ang bakuna 2 times a day po for 5 days. Aba, maganda. Ina-apply ni Sister Lenny yung talaga mga... Ayan, salamat po. Aba, si, oo nga, gabing-gabi na nga naman tayo, 9 o'clock na. Kaya ang gusto niya, TVG, ang ating awitin mamaya daw ay Let's Sing a Merry Heart. Sige po, mamaya yan. Si Ate Melody, si Ate Flor. Ate Flor, good evening po at Kuya Larry. Pakibasa po. Ang asawa ko ay 100% negative sa vaccine. Ayaw na ayaw. Sarado ang utak, pero sa vaccine, nagpabaksin kami nung Lunes, July 25, matapos paliwanagan kami po ng isang mapagkakatiwala ang doktor. Wala namang masamang karamdaman masama. Sila po ay vaccinated na. Ah, congratulations. Congratulations, Ate Flor at Kuya Larry. Yan. So, sabi, may health loss nga tayo pero sumusunod ba tayo? Yan, magandang mga tanong po yan. Si Brand Francis Rabago, salamat po sa inyo, Pastor Vito, Pastor Juby Sartistrada, Sister Melody. Salamat sa mga kalaman. God bless. Thank you, Brother Francis, sa panonood at salamat din sa iyong mga isinier. Ayan. So, palagay ko. Ayan, may huli pa. Sabi ni Sir Lenny, salamat po. Ang ganda po ng talakayan. Positive thinking will get positive result. Naniniwala po ako na our body believes every word we say. God will give us wisdom and the Holy Spirit will help us. God bless us all. Okay, tayo po'y dumako sa ating mga parting words. Ate Melody, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Batiin at pasalamatan. Salamat po ng marami, Pastor Vito, kay Pastor Juby. Yun nga po yung aking lagi pong sinasabi, prevention is better than cure, yung ating pong palakisin ang ating immune system. At magtiwala po tayo sa Panginoon. Good night po. God bless. Okay, salamat Ate Melody at Pastor Vito. Ano po ang iyong concluding statement? Nakakatuwa na, nakakatuwa na may mga doktor na sumali. Amen. Ito suggestion ay makinig tayo sa mga expert. Yun ay napakagandang mungkahi. Ako mga kapatid ay nagwan lang ako, nabigyan ako ng bahagi. Kasi ako na may nagkaroon ng counting results, pero ako isang ayon na talagang marinig natin ang mga expert para sa itagagaling ng lalo nitong ating program. Amen po. Okay. Maraming salamat, Pastor Vito. May mga pahabol pang comment. Si Sister Flor, hindi pa makamove on. Sabi niya, bukas yan muli ang topic, please. Araw-arawin na natin yan, Ate Flor. At si Pastor Jeber Sabal, ang Communication Director ng Cavite Mission. Salamat, Pastor Jeb, sa iyong panonood. At ang sabi niya, God bless you all. Hindi ako magpapabaksin hanggat hindi ko pa gusto. Hehehehe. Okay, mga minamahal po naming mga kapatid, kaibigan, mga viewers po natin ngayong gabi, kami po'y lubos na nagpapasalamat ang usapang kalusugan sa inyo pong talagang pagsubaybay. At salamat, yan, meron tayong mga doktor, may pastor, may mga leader, iba't iba pong sangay ng pamahalaan at mga gawain. Salamat po, talagang naging makabuluhan po ang ating pagtalakay. Salamat kay Pastor Vito. Pastor, thank you very much po. At kay aming nakasama. Hopefully po sa next Monday uli at magkaroon tayo uli ng panibago namang topic. Oh, kasi natalakay na natin ang vaccine. Bagaman gusto ni Sister Flor ay vaccine pa rin. Ate Melody, thank you din po sa suporta. Mga kapatid, akin pong inuulit, ang usapang kalusugan ay hindi po saklaw kung ano man po ang pananaw ng ating resort. May kanya po siyang opinion, pananaw, paliwanag. Subalit ang akin pong dalangin pagkatapos ng ating program, sana po ay hindi na tayo malito. Hindi po tayo mahati-hati.
Ang aking dalangin naway lalo pa po tayong magkaisa, magyakapan, magtulungan sapagkat tayo po yung magkakapatid sa pananampalataya. Tayo mga leader ng iglesia. Ano po? At ang ating dalangin mga kapatid, maging malakas ang ating immune system, ang ating katawan. Kung kayo man po yung magpapabakuna, igalang po natin ang kanilang kapasyahan. At kung sakaling ayaw pang magpabakuna, igalang po natin din. Ang lahat po, maglingkod tayo sa Panginoon, may bakuna man o wala, tayo po ay patuloy na magpuri sa Kanya, maglingkod hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Si Ma'am Nori Porto, thank you very much. Sabi niya, God bless po. Awitin po natin ang A Merry Heart. Sana pwedeng magsabay-sabay tayo at ating hilingan si Pastor Vito sa closing prayer. Ayan, amen, love, God bless us po. A Merry Heart. Ready, sing. A Merry Heart. Like a Merry Sing. Like a merry heart, a broken spirit, dry at the bone, but a merry heart is the joy of the Lord. Pastor Vito, kayo po ang closing prayer. Mahal na Diyos, na may po'y namamanglaw, na dinalaw mo ang sanlibutan. Sapagkat ikaw ay matuwid, dinalaw mo kami sa aming mga kasalanan at sa aming mga pagsalangsang. Na ikaw ay nananawagan na kami manumbalik. Sapagkat kung hindi, ay hindi mo ito aalisin. At kami, Panginoon, ay dumadalangin po na kami iyong kilusin, na kami akayin at udyukan ng Banal Espiritu na magsisi sa aming mga nagawang kasalanan. Ang sanlibutan ay sinira ang paligid, masira ang aming relasyon sa bawat isa. At gusto mong ito'y maisauli. Kaya ito ang dahilan bakit mo kami ginalaw sa ganito. At ngayon, Panginoon, ang iyong mga anak ay may iba't ibang pananaw kung magpapabakuna kami o hindi. Ngunit na may espiritu na pumapatnubay sa iglesia. Ang kanyang tinig ang aming maririnig, ang aming pakikinggan. Manaignawa ang kanyang mga salita sa amin upang kami tumalima kung anong iyong banalakaluban. At itong programang ito, inyong pagpalain, Panginoon, makapag-invita sila ng mga expert tungkol dito upang lalong maliwanagan ang mga kapatid sa katitibay ng kanilang pagpapasiya. At yan sa lahat ang nakinig, pagpalain niyo kami, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po. Good night po sa ating lahat, Ate Melody at Pastor Vito. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. I call to Jesus' help because I have desire.